Hi guys, this is Kendra and welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko ito, huwag kakalimutang i-like, i-click ang subscribe button at the notification bell para laging updated sa mga latest video ko. And for today's video guys, kaya nga nang nababasa niyo sa ating caption for today, magre-review tayo ng isa sa pinakakilala at popular talaga na bentonite play sa ating mga Pilipino, which is ang bentonite play from Lux Organics. Yan. So this is an Indian healing clay. So mas kilala to bilang pantanggal ng mga or panglinis ng mga pore. Yan, pore. Yan, okay. So gaya ng napapanood niyo sa akin mga video, wala akong kahit anong skin routine. Wala din akong ginagamit sa mukha ko kasi masyado nga siyang sensitive. Hindi siya sensitive meaning na pang balat or balat pang mayaman. No, it's not true. Pag gumamit lang ako ng kung ano-ano sa mukha ko, like, maglalagay lang ako ng lotion na good for face, nagkakaroon na siya agad ng pimple, nagkakaroon siya ng breakout, ganun. So, pero itong bentonite, tested na to. So, before, since before pa talaga gumagamit na ako na ito. So, subukan lang natin i-review to sa aking channel. Okay, so syempre, bago natin i-apply ang ating bentonite clay sa ating mga mukha, alamin muna natin kung ano yung mga ingredients, benefits, at iba pa about dito sa clay na to. So, let's proceed on the ingredients. So, according to this bentonite clay, it is 100% pure and premium calcium bentonite clay. So, the benefits of bentonite clay is suitable for all types of skin such as normal, oily, or acne-prone. It is packed with useful minerals to detoxify and tighten skin, clear up acne and blackheads, shrink pores, combat wrinkles, and help regenerate skin tissues, thus encouraging youthful and glowing complexions. So yon yung benefits netong bentonite clay natin, which is yun talaga yung mga pinakakailangan natin mga teenagers ngayon. Hindi ko alam kung teenagers pa rin ko, no? Pero yun, ito yung mga pinakakailangan ng teenager ngayon, lalo na sobrang open ng mga pores natin. Pores, yan. Hindi siya pores, ha? Pores. So, na-discuss na natin ang ingredients at benefits netong bentonite clay. Ngayon, basahin naman natin ang ating suggested or kung paano siya gamitin. So, suggested usage. Mixed clay with equal parts of raw apple cider vinegar and or water. Stir the mixture well to a smooth paste and add more clay or liquid as needed. So, meaning, dapat medyo malapot yung pagkakatimpla natin para makapit siya sa mukha natin. And aside from that, we can use two different liquids, which is the apple cider and the water. So, may mga napanood akong review before, and sabi doon, kapag medyo sensitive yung mukha natin, or yung mabilis tayong tubuan ng bigyawat, then, lalo na itatry lang natin siya nung first time, ano. So, better na mag-water na lang kayo, kasi ako gagamitin ko talaga water. Yung apple cider, kasi bukod sa maamoy siya, aside from that, medyo mas ibabanat niya yung mukha niyo. So, baka mamaya, hindi sanay yung mga mukha niyo sa kung ano-ano nilalagay. So, magkakaroon pa tayo ng problema. So, mag-stick muna tayo sa water for this video, okay? And, next, skin smoothen mask about 1/4 in. So, take on face and other desired areas. Let's dry for 15 to 20 minutes for normal or oily skin. And 5 to 10 minutes for sensitive skin. Warming and tightening sensation is expected. Rinse liberally with warm water. Slight redness of the skin is normal and will disappear in about 30 minutes. So, ibig sabihin, medyo mamumula-mula yung ibang part ng skins natin dyan. Then, kapag ka, medyo sensitive lang yung balat, so you're going to use it 5 to 10 minutes only. Pero kung hindi naman, mas prefer na 15 to 20 para mas maramdaman natin yung effectiveness, okay? So let's proceed on the hair. So kanina skin lang, so sa hair naman. Hair, smooth and mask in sections onto damp or wet hair, disturbing evenly. Let dry for 15 to 20 minutes. So punta naman tayo sa caution. So caution, avoid usage of metal spoon and bowl for mixing as it might reduces the clay's effectiveness. So yun guys, paalala lang daw po, huwag tayong gagamit ng any metal thing na magda-direct dun sa may clay natin kasi medyo mababawasan to yung effectiveness niya according dito sa ating bentonite clay. Next, for external use only, so hindi siya tinitake, hindi siya pwedeng tikman, hindi siya pwedeng kainin. So, avoid contact with your eyes. So, be careful with that. Conduct a skin test first. Stop using and consult a doctor if skin becomes red, swollen, and itchy during use.
keep out of reach of children, store at room temperature. So yan, ilayon niya din to sa mga bata kasi for sure, pag nakita nila to, kala nila laruan or pagkain, titikman nila. So ilayo din natin or ilagay natin sa place na kung saan safe tong bentonite clay natin. Then yun nga, mag-test din daw muna tayo kung capable, I mean, pwede sa walat natin yung bentonite clay. Pero ano, sa akin, okay na to eh. Kasi I've tried this before. So, kayo guys, before nyo siya gamitin, itry nyo muna siya sa mga balat ninyo. I-apply nyo muna sa maliit na part ng balat nyo. Then, pakiramdaman nyo kung okay ba siya sa inyo. So, simulan na natin tong video na to dahil ang dami ko na namang chika. Simulan natin ang pag-apply. Depende sa inyo kung gaano kapal yung gusto nyo gawin. So, sa akin kasi mas prefer ko yung dalawang spoon lang, dalawang scoop lang ng spoon yung ilalagay ko dun sa ating bowl. So, yung mixing bowl natin is glass din. Ang gagamitin natin pang hand or pang stir is yung spoon lang disposable. So, simulan na natin. Makikita nyo to sa mga Watsons. Makikita nyo, sarado pa siya. Tada, wait, buksan ko lang. Okay, here we go. Yan, kung mapapansin nyo pa lang sa loob, yan, punong-punong siya guys. So, hindi kayo lugi. So, worth 300 to 400 pesos. Punong-punong siya. Yan, okay, so, kunin na natin ang ating bowl. So, this is our bowl. Nalagyan na natin siya ng dalawang scoop na bentonite clay. Okay, so, here we go. One scoop. And, two scoops. Okay, so, two scoops na siya guys. So, after natin siya lagyan ng two scoops, ha-add na natin siya ng water. Lagyan na natin siya ng water. Kasi yung water ko is a mineral water. Pero depende sa inyo. Inarte lang ito guys. Kasi wala naman akong talagyan. Ang pahapin siguro kung basa yung gagamitin natin. So yun. Ang paglalagay ng water, alalay lang. Make sure na magiging malapit yung texture niya. Para mas mabilis siyang material. Then aside from that, mas mag-effect siya. Then yun din naman yung kalagay sa usage, diba? So yun. I-stir nyo lang siya ng bottom. So mapapansin nyo, doon sa dalawang scoop, konti lang medyo nagigay kong tubig. And sobrang lapot yung guys. Ayun, sobrang lapot na. So let's add some water. Careful lang sa pagdadagdag ha. Mamaya maparami kayo. Mag-enjoy kayo. Kala nyo din naman nilang swimming pool to take. So yan. Masik. So yan guys. Halo lang tayo ng halo. Kung mapapansin nyo medyo. Ano pa din siya? Yan. Medyo malapot pa rin. Dito lang pa natin ng konti. Kasi konting-konti na lang. Okay? Basta alalay lang sa pagdadagdag ng water guys. Okay. So I think okay na to. Pag-apply guys, kaya na pag-apply sa makeup, ganun kasing ginagawa ko. So, pataas siya. Pataas yung siya gagawin. Kasi sabi ng mga expert, the more na pataas niyo, ina-apply yung ating makeup, parang mas nag-glow yung mukha natin, mas nasi-stretch, ganun. Sabi lang naman ng mga expert yun. So, depende lang sa inyo kung susundin natin. Ano? Okay, so dahil na-mix na natin siya ng bongga, para na naman ako nag-food siya pa yung dito, nakakalong. Gugutom na naman ako. So, yun, dahil natapos na natin siya. Ngayon, i-apply na natin siya sa atin. So, i-apply na natin siya guys. Ano yung mapapansin mo? Bukas na bukas yung mga core ko, yung horns. Yan, bukas na bukas siya. So, yan guys, ang ginagamit ko sa pag-apply is yung brush. Kasi, mas madali siyang ilagay kaysa sa spoon. Pwede nyo rin naman siyang kamay actually. Kasi kapag kinamay mo siya, baka mapanis. Charot. Kaya kapag kinamay mo siya, hindi perfect yung pagkakalagay sa mga kasi lahat ng ating cream is kakapit or lahat ng ating cream is kakapit lang sa inyong mga kamay. So, simulan natin. Dampay nyo na chika. Pinagahalo ulit. Then, paangat nyo. Kinyo mo siya dito. Then, sa pag-apply guys, huwag nyo talaga ng feeling nyo. Pwede naman. Actually, pwede naman siyang lagyan. Pero kasi depende sa inyo ako kasi hindi ko nyo maglagyan yung mga parts yung maglagyan. Kasi baka mamaya, alam nyo, lagas. Hirap na. Kahit naka-quarantine tayo, hindi mo makatayang siya. Yeah. Sa totoo lang, medyo mahirap mag-apply kapag sa video, no? Kapag nag-video ka ba nag-apply, siyempre wala kang salamin. So, yung nakikita yung mga bahagyan. So, nababasa na ako sa nakikita ko dyan sa video. Bahala. Okay lang natin siya mag-apply. Okay. So, yun. Tanga-tanga naman siya ng discarte ng pag-apply. Pero gaya nga nakikita natin sa ibang mga part is ulit-ulit na ako dito na pataas natin siya mag-apply. So, yun. Okay. So, baka pansin niyo yung first layer natin. Manipis pa talaga siya. Okay. So, para ma-perfect niyo yung makapal na magandang shape ng ating bentonite clay, yung mask. Yung mask talagang figure. Medyo nilagyan yung buhok ko. Para ma-perfect natin yung mask talaga, better na patuyuin muna natin yung unang apply natin, yung unang application. Patuyuin muna natin siya ng konti. Pero syempre, huwag na sabay ng tayo. Matayang inarte, hindi naman natin kailangan ng magandang, magandang, tawag dyan, magandang
mask na itsura. Pero syempre, may iba, inarte. So, go na, bahala ka sa buhay. Okay, so bilisan natin itong video na ito guys. Ipapas-forward ko na yung pag-apply natin din. Tignan nyo na lang mamaya kung ang kakarga sa akin. Okay, so yun guys. Halos nakaka 10 layers na ako. Kung mapansin nyo, madami pa rin yung nasa lalagyan natin. So yun, gamayin mo lang yung paggamit. Kasi syempre, kapag nalagyan natin yung buong mga natin, yung matitira doon kasi sayang na unless may pagbibigyan ka or may iba pang gagamit, diba? Ayan. So, oh, but nilagyan yung feeling ko. Ayan. Ingat lang sa pag-apply mo. Yung ating nakaingatan. Nakailang layers na tayo. So, malamay na. So, sure, tapos na ito. Papatuin na natin siya na. Kahit 10 minutes lang. Kasi, saan dyan. Hindi tayo po dinagta. Kasi pagpapatuin mo. Gawa na lang. Hindi na ganun ka ang atin. Hindi sensitive na atin. May alas mo kapag siya. So, pwede na ito siguro. Depende naman sa inyo kung gano'n yung kakapal yung gusto nyo ilagay. Pero siyempre, damo na siya makapal yan. Kasi effective naman. Ayan, kakapal siya. Siyempre, hindi naman sa isang gamit lang. Eh. Gaganda na agad yung mukha mo yun. So, i-update ko na lang din sa comment section natin. Ayan, kung. Kasi gagamitin ko ito, didire-diretso ko ito. Hindi naman pwede i-stop mo isang gamit lang. Ganun ako effective naman sa mukha ko. So, i-update ko kayo sa comment box kung nakatulong ba siya or hindi. Okay, so yun guys, so far nakaka 2 minutes na ako. And kung mapapansin nyo, ayan, medyo nahihirapan ako magsalita kasi tumingin tigas na siya. Then aside from that, kung mapapansin nyo, ayan, nag-ano siya, natutuyo na siya pa isa-isa or pa unti-unti. 2 minutes na yan. So, iintay nyo lang natin ng 5 to 10 minutes para pure na maging mask na talaga siya. So, yun, nararamdaman ko sa ngayon is nababanat na yung ating mga skins dyan. Yan, kung mapapansin nyo, nagkakos na siya ng mga bitak-bitak. Kasi kapag natutuyo, siguro siya nagpa-flatten yung skin ay ginagana niya. Yung stretch niya. So, yan. Antayin pa natin yung ibang minutes. Hindi ko naman siya itong pahabain itong video na to kasi syempre mababoard na kayo. Puro lang naman ako chika. Wala namang content. Kwenta, diba? So, yan. Balikan ko ulit kayo after 10 minutes. 5 minutes na lang. 5 minutes na tayo, guys. So, last 5 minutes. Nagaga. Charot. So, yan, guys. I'm back. And, na talaga ako magsalita this time. So, yan. Nag-one down na tayo kasi naka 10 minutes na tayo. Yan. Kung mapansin niyo, hindi ko silang kontuyo. Pero tuyo na yan. Medyo nakapal lang yung may-apply ko dyan sa part na yun. Kaya kanina rin, kung mapansin nyo, nagka-crack na siya dahil tuyo na yun ang bangka. So, sabi dito din sa may ating bentonite clay, kapag babalawan natin yung mukha natin, gumamit tayo ng warm water. So, yung medyo maligam-gam na tubig para daw mas maganda yung kakalabasan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung paghihilamos, pero maghihilamos na ako ngayon. Babalikan ko kayo ulit, guys. So, yun, nakapag-andaw na tayo ng ating mukha. And, ito na nga yung nangyari, guys. May nagbago pa. Charot. Pero yung feeling, sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi, feeling ko, bagong panganak ulit ako. Charot. Kasi, alam mo yun, feeling yung ang fresh-fresh ng pakiramdam. Kasi, parang umunat yung mukha mo konti. Ganon. And aside from that, alam mo yung feeling na kapag ka nagsuot tayo ng masikip na short, kapag hinubad natin yung short, diba? Sobrang relief. Ganon yung pakiramdam. Tapos, yan. Look. Feeling ko naman pumuti yung mukha ko kahit pa paano. So, punasan na natin siya ng tissue. Nalukot pa na siya. Yan, punasan natin ng tissue. Then, try kong mag-picture ng before and after ng picture, okay? Para makita natin kung may nagbago ba. For sure, sa mukha wala. Pero dun sa balat, tignan natin kung meron. So, ayun guys. Tapos na nga natin. Banda ko yung ating mukha. Nakita nyo na rin kanina na basa pa siya. So, yun ngayon, tuyo na siya. So, tignan natin kung may pinagbago pa yung first picture. Tapos yung picture ngayon. So, tignan nyo yung picture na ito. So, pili ko yung buko lang. So, yun. Tignan nyo yung picture. Let's go! So, yan. Kayo na mag-desisyon kung may nabago ba sa mukha ko. Okay. So, yun guys. Hanggang dito na lang pang video na to. Thank you so much kung umabot ka hanggang dulo, guys. Naway, mag-ingat po tayo palagi at magkikita kita tayo sa susunod. So, dito na nga nagtatapos ang video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, magkakalimutang i-like. I-click na rin ang subscribe button kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel. At i-hit na rin ang notification bell for more updates. Then, guys, this is Kendra and thank you for watching. Bye!